Nakikita nyo ba yung brake fluid nito sa front brake? Baba na niya, no? Itong sa rear, mataas pa. Punta tayo ng Honda Guanson, tapos papa second opinion ako doon. Kasi bumaba talaga eh. Or pacheck ko kung may leak. Baka mamaya may leak pala, no? Hindi lang natin alam. Although kanina chinek ko yung hose niya kung may leak. Wala naman ako nakita. Wala siyang leak doon sa brake hose. Tapos binaklas ko na rin yung dalawang caliper, yung front tsaka yung rear. So, upon checking ng mga brake pads, meron siyang wear indicator. So, yung sa atin is ADV-160A. Pero dalawa yung wear indicator niya eh. Meron sa gilid yung guhit-guhit. Mismong surface ng pads. Tapos meron din siya sa ibabaw na guhit. Doon ako nag-base kasi yun nakalagay sa manual ng ADV-160. Yung sa atin is ADV-160A. Yung susundan natin. Yung brake pad sa front, medyo manipis siya ng konti, medyo may bawas na. Pero ano pa lang to eh, 3,800 pa lang ang itinatakbo niya. So, minimal pa lang, maliit pa lang naman yung bawas, pero makikita mo. So yun yung feeling ko na kaya bumaba tong brake fluid level sa reservoir natin. Kasi syempre mas kailangan niya i-fill yung space, mas bumababa yung liquid or yung brake fluid pag mas manipis na yung brake pads. Pero yun nga, magpapa second opinion tayo sa kasa para sigurado. Magtatanong din ako doon ng presyo ng brake pads, front at rear, para alam ko din kapag magpapalit na ako noon na ako na yung presyo. Doon tayo sa Guanson, si Christian, na pagtanong na ako. Ito pala yung yan, parang pantay na siya doon sa lower level. Sabi ni Christian, ano daw, manipis na yung pads. So dito nyo usually malalaman kung manipis na yung pads nyo. Both sa pag-check nyo doon sa mismong brake pads. Nakikita rin yan sa manual mismo. Yung pag-check ng brake fluid. Ayan. Sa manual page 107. Tapos yung pag-check ng wear indicator. Ito. Ito nga yung sa ibabaw ang sinusundan natin. Kasi ADV-160A. Yung isa sa ADV-160 parang Indonesian. Ayan. Indonesian version. Yung sa atin 160A. May sabi sa akin ni Christian, di daw talaga sila nag-re-refill. Pagka ganyan, papalitan na talaga ng pads. Ang problema kasi, pag nag-refill kayo, syempre, pag magpapalit kayo ng pads. Pero po pala, baka tumigas ang preno mo pala. Ah, baka tumigas? Oo. Oh. Yan o, ang dami na lang. Dami pa? Hmm. Hindi naman siguro yan, Tignan natin. Huwag na kaya. Oo, mas pagkanda kasi huwag na. Mahirap na kasi. Palitan ko na lang pag siguro. Kasi ito yung parang indicator na rin to eh, na naninipis. Oo, naninipis na. So, hindi naman daw siya magpapasukan ng bubbles pag sobrang tarek. Kasi nga, pag papalit ng bagong brake pads, siyempre tutulak niya yung piston eh. Kakangat siya. Parang pwedeng matapon. Pwede niyang hilahin ng syringe yung sobra. Pero depende na sa inyo. Pero ako, hindi ko na muna siguro palagyan. Bukas pa naman ng preno eh. Disc brake to, alam mo ba? Disc brake. Alam mo. Ang laki kasi ng ano nito, no? Ang disc, kaya lakas sa preno. Oo. Sobrang laki kasi ng preno na ADV. Eh, hindi ko naman na pinagalo kay Chris. Binacheck ka, wala naman leak. Ayun talaga, parang indicator na siya na pag manipis na yung brake pads. Although makapal pa naman yun sa atin. Inisan na natin tong caliper harap at likod. Pinapansin ako dito eh. Ano diyan nakalawang yung gilid ng brake pads. Ano natin baklasin to, tong 12mm. Hindi mo kasi matatanggal yung pads pagka nakakabit to. Para may harang siya eh. Hindi pwedeng basta hugutin yung gakat ng caliper. So, ito ang size is 12mm. Tapos yung kabilang side nyan 17. Kukontrahin nyo. Ikot kasi yan. Yan, maluwag lang naman siya. Ito. Para lang mabubunot natin. Yan, may thread locker siya. Tapos tanggalin natin itong caliper bolts. Ito, tsaka ito. Size nito, T40. T40 ang size. Tapos pag nahihirapan kayong tanggalin, di ba, hindi matanggal, gamit lang kayo ng extension. Kahit ano, kahit tubo pwede.
parang madali siyang luwagan. Mas may puwersa eh, pag may extension. Ito medyo may ano, parang nag-aasin. So, linisan natin yan mamaya ng atliha para matanggal yung mga asin-asin. Sa ilalim okay naman, may thread locker din siya. So, same lang sila ng size, pwede magkapalit. Tapos maganda itulak nyo yung caliper para bumangon yung piston bago nyo hugutin. Hindi kayo mahirap ang pagbabalik. Ayan, tulak nyo yung ganun. Kaya kailangan natin tanggalin tong bolt na to na nakakabit dito. Kasi hindi mo siya basta-basta mahihila. Although natatanggal to, ito. Kaya natin tanggalin eh. Natatanggal siya, di ba? Hindi mo siya mahihila. Natatanggal dito ang kabilang to. Ayan. Hindi mo kasi siya maihihila ng hindi naka tanggal yung bolt dito kasi pag inila mo siya na ganyan, ito, sumasabit to. Yung, yan. Yung sa retainer bracket niya. So, kailangan mo talagang tanggalin to. Pagtanggal na yan, ilayin natin. Ito. Nakita niya yan. Hindi niya maihihila yan na ganun eh. Kasi sumasabit nga to. Pwede nyo sigurong tiklupin pero mas maganda tanggalin nyo na lang yung ito mismo na nakabolt dito. Ito yung pads natin, ilangin lang natin yan palabas. I-slide nyo lang. Slide. Ito, pares lang din to kahit magkapalit pwede. Yung mga kalawang. Tanggal natin yung mga kalawang na yan. Ito yung pads natin sa likod. Yan, pares lang yan. Same lang. Ito yan yung mga kalawang sa gilid. So, ang tanggalin yan eh. Natanggalin ko para hindi lumala na matatanggal na siyang ganun. Sayang kasi makapal pa. Tsaka mahal to. Parang 1-2 yata to eh. Impression nito. Kaya tanggalin natin yung kalawang. Mas maganda rust converter pero wala ako nun eh. So, mano-mano natatanggalin. Siguro liliahin ko. Para matanggal kayo mga kalawang na yan. Sa itong caliper, malinis naman siya. Medyo natanggal ko na yung mga kalawang. So, okay din kami na kayong Dremel. Ginamit ako ng Dremel to eh. Para may yung mga madaling tanggalin, tanggal ka agad. Ito, pwede pala natin tanggalin to. Parang sisikwatin lang to eh. Yun ah. Sikwatin lang na ganun. Parang protector siya. Ito yung tinatamaan ng piston. Kaya tanggalan ng kalawang din to. Ito naman dalawang retainer, pwede rin natin tanggalin. Yan, pares lang yan kahit magkabaliktad. Dito yung nakakabit, yan, ganyan. Isikwatin nyo lang to. Itong part na to. Yan. Para nakabounce eh. Isikwatin nyo lang na ganun. Yan. Angat na yan. Ito, pwede natin tanggalin. Ayan. So, pwede natin palitan ng grasa doon. Ito, tanggalin natin ng grasa. Tsaka ito, patanggal ito eh. Ayan, yung grasa yan sa loob. Ito, pwede rin tanggalin. Ayan. Para mapalitan natin ng grasa, malinisan natin mabuti. Linisan natin ng degreaser lang. Siguradong malinis, no? Tanggal yung mga grasa-grasa. Ito rin, bugahan natin ng konti.
Una sana ang basahan. Pwede rin ito kahit tubig tsaka dishwashing liquid. Basta tuyuin nyo lang agad or spread nyo ang alcohol para hindi mangalawang mga metal parts. Kasi tubig talaga yung nakapagkalawang. Punasan ko lang lahat. Ano, nainis ko na, assembly na natin. Ano natin tong dalawang retainer. Pag ganyan yung pwesto niya. Ganyan. Kahit magkabaligtad, okay lang. Same lang siya na sukat eh. Hindi nyo lang na ganun. Yan, mag-snap na yan in place. Tapos yung dalawa natin preno. Ito yung mayroong front cover sa likod. Ito yung katapat ng piston. Nakaganyan yan, bali, ito, ganyan. Ganyan siya. Nalagyan natin ng ganyan. Tapos yung siya, dito sa kabila. Ito pala yung indicator niya, wear indicator. Ganyan, guhit na yan. Kung nandyan na, palitin na yung pads. Ito, parang kapantay niya lang to eh. Parang wear indicator din to. So, huwag niyong pababayaan na bakal sa bakal na. Yan ang delikado kasi magagasgasan na yung disc pag ganun. Bit na natin to. Ganun din, slide lang. Yan, ganyan yung itsura niya. Kapal po, tinanggalan ko lang talaga siya ng kalawang. Tsaka nilinis ko na. Tapos yung tinanggal natin, itong malaki, dalawa kasi yan. Itong malaki dito, sa baba. Ito may kinakabitan na yung pin kanina na kapartner ng 12mm. Ito yung mas mahaba, dito yan. Ano may isa, yung mas maiksi sa kabila. Siyempre, lagyan niya ng konting grasa. Ng konti lang naman. Ito, pwede rin lagyan, pero okay na yan. Malalagyan naman yan eh. Paginan niya yan. So, natin to. Pasuot niya lang na ganyan. Yan siya. Tasot natin sa may caliper. Ito. Ayan. Tasot na yan dito. Ayan, shoot na. Ito yung panlock niya na 12mm. 17mm ang kontra. Tapos 12mm pang higpit. Check natin mama yung torque. Meron akong ano, torque specs nito. Para sakto. Sakto yung higpit lang muna. Mapabukay muna natin to. Ang dalawang pads. Sagad natin. Yan. Yan nabuka para hindi mahipit sa disc pag pinasok. So, pasok natin sa disc. Kabit natin itong dalawang bolt niya. Ito, hindi ko ito mahigpitan ng torque wrench kasi wala ko nung ano eh. Hindi ko may kakabit sa torque wrench ko. Siguro bili na lang ako nung isang set na may mga torques na key para magagamit ko dito pang higpit nito. Ito, pwede nyo lagyan ng thread locker to kasi may thread locker eh. Kasi naubos na yung thread locker ko. Higpitan ko siya hanggang sa parang nabe-bend na to. Hindi mo kumakalas, kaya nang ginawa kay bit at click eh. Yan, ayan ang umano. Nabe-bend na, okay na yan. Never pang kumalas yung kay bit at click ko, never pang lumuwag yung mga caliper na, caliper bolts. Yan, ganyan higpit ko dyan. Tapos ito, itong sa pin. Ito siya yung rear brake caliper sub slide pin bolt. 22 Newton meters ang torque niya sa rear brake. 22 Newton meters. Tapos 12mm na socket.
kontrain natin ang 17 nito. Torque na natin. Ayan, okay na. Ganyan lang siya kaikpit. Tapos pagay natin yung preno ng likod, syempre, para lumabas yung piston na gano'n para maipit siya. Combine lang natin hanggang tumigas siya. Ayan, tigas na. Sabihin na lumabas na yung piston. Front brakes naman tayo. Ito natin tatanggalin dyan, ito. 8mm to, size nito. Ito yung nag-hold dun sa dalawang brake pads. Parang sliding pin niya. Yung sliding pin ito, sa harap. Kahit huwag nyo muna tanggalin. Caliper bolts, ganun din. Kagaya ng ginawa natin kanina. T40 din ang size. Ayan. Kamit lang extension para madali. Ito, tinatay ko magkapares ang size. No, pares din to eh. Pares lang din ang size. Ayan ang may treadlocker sa ibabaw. Ito kasi yung treadlocker ko na medium strength. Ubus na. Mahal siyang laman. Pero kung makakabili kayo, kada magbabaklas kayo nito, mas madalagyan nyo ng panibagong treadlocker na medium strength lang. Ayan, tapos itulak din natin ito para lumubog yung piston. Ito, dalawa piston ito. Ayan. Tulak nyo lang na ganun. Para madali siya ipasok. Tapos hugutin natin to. Ito yung pin, ang sliding pin niya. Ayan. Nag-hold dun sa dalawang brake pads. Linisan lang natin yan. Tapos itong pads niya magkaiba. Ito yung nandito sa may kabilang side. Ngayon yung korte niya. Ito naman yung sa may piston side. Kaiba sila, no? Ito, wala na nung parang kanina na plate na protector. Ano? Bali, pa ganyan ang pwesto niya. Pa ganyan. Kaiba sila. So, pansin niya, medyo manipis na ng konti yung isa. Pero konti lang naman. So, yun yung wear indicator niya. Layo pa talaga, so makapal pa talaga to. Parang siguro kahit manipis lang yung bawas, malaki yung difference sa baba ng brake fluid sa reservoir. Kaya parang medyo nagalangan ako eh. Kala ko manipis na siya. Pero nung chinek ko nga ito, kapal pa oh. Usually man nakikita ko sa mga vlogs, bakal sa bakal na yung pag nagpapalit sila eh. So maganda lagi nyo i-check. Every 5,000 pwede na i-check eh. Ito nga 3,900 na yata ito, 3,800. So 4K siguro pwede na, or every 3K. Ito, wala naman masyadong kalawang, konti lang. Ito, tanggalin na rin natin yung mga kalawang na yan. Tanggalin mo natin itong bracket ng caliper. Line lang natin din, paganto, palabas. Ito. Ayan. Tanggal na. So tanggalin din natin. Ganun lang din, ito sa likod yung malaki. Ito yung malaki dito. Tandaan natin. Itong mas maliit. Ay, tagusan pala ito. Tagusan ito eh. Pwede niya yung hilahin. Gusto niya linisan na linis na linis din. Hilahin niya lang yung palabas. Ingatan niya lang baka mapunit. Yan. Yan siya. Tapos itong piston, lubog natin para mas madali mamaya. Ang kaya namang kamayin eh. Ayan, lubog lang natin na ganyan. Gusto mo bila, lubog din natin. Pagka mahirap ilubog, pwede niyang gamitan to ng C-clamp. Siguro, lagyan niya lang sa pindira para di magasgas. Isa kasi ganun eh, lalo pag luma na yung brake fluid, matigas siya ibalik. Itong retainer niya, tanggalin din natin. Ito para nakaklamp lang din sa ilalim.
Tapos may orientation siya. Orientation niya pa ganito. Hindi mo naman yan mailalagay ng ganyan kasi hindi align yung korte. May korte siya dito eh, sa loob. Parang nakahulma talaga. Kaya may konting galawang, tanggalan natin ang galawang yan. Liha or Dremel. Naisa ko muna. Post punas lang na microfiber cloth o kahit basahan. Naisipan ko lang na linisan na kasi nga napansin ko yung likod na pads meron may konting galawang para hindi magtuloy yung corrosion. Tinanggal lang siya ng galawang likod. Itong harap wala naman masyadong galawang, yung retainer lang niya meron. Ano, okay na to? Ito mga to, linisan ko na lang, tanggal ako ng kalawang. Ano, ito mga to, banlaw na lang, tsaka punas. Tanggal ako na ng mga kalawang. Ito na ng kalawang. Banlawan na lang natin ang degreaser. Punas na lang. Assembly na natin. Assembly na natin yung caliper. Una natin gabit ito. Ayan, may direction yan. May korte. Ayan, hindi magkakamali dyan. Ito yung kanyang retainer. Hindiin lang natin na ganun. Para hindi gumalagala yung pads. Ito palang part na to. Huwag nyo na itong linisan ng degreaser kasi ano siya, baka mag-expand. Napasin ko yung gloves na ginamit ko kanina. Ito. Para nag-expand yung mga dulo. Yung nalalagyan ng degreaser. So, ibig sabihin masyado matapang to. Yung degreaser na to. Hindi siya pwede sa mga plastic parts or rubber parts. Hindi pwede. Balik na natin to dito. Yan dito. Pwede naman itong linisan ng cotton buds para matanggal yung mga lumang grasa. Pasala natin lalagyan ng bagong grasa pag na malinis na. Itong isa dito sa kabila. Ano, ito yung nakapailalim para meron siyang groove. Yan dito. Sugyan natin ng grasa. Natin yung caliper bracket. Ito, pag ganito. Tapos yung isang pad na makikita nyo naman yan ito. Tsaka meron yung tulis dito. Dito kasi yan nakapasok. Pag ganyan yung pwesto nyo. Na ganyan. Tapos yung pin. Ito pwede nyo lagyan ng grasa para madulas ng konti. Dampihan nyo na ng grasa. Shoot natin dito. Tapos doon sa isang brake pad. Ganyan nyo lang muna. Sa kabilang side, itong part na to dito. So pwede rin lagyan ng konting grasa to. Para smooth yung galaw. Ganyan. Tapos pasok natin to. Itong pin dito. Naipitin natin ang tamang torque. Kabit muna natin to. Yeah, make sure na maluwag yung space. Sabi ko kanina, i-bound nyo muna para hindi kayo mahirap ang pagpapasok dito sa disc. Pasok na natin. Tapos kabit natin yung dalawang caliper bolts. Ito na natin. Ano kaya na, nagbe-bend na. Ating torque key. Okay na. Torque value naman ito. Itong 8mm na to is front brake pad
pin, 17 Newton meters. 17 siya. Tapos itong dalawang caliper bolts, ang torque value niya ay 30 Newton meters. Kaso nga wala tayong pang bala dito sa torque wrench. Meron din akong torque wrench na mahaba. So ito 17, no? 17 Newton meters. 8 mm socket. Yan, 17 Newton meters. Okay na. Napansin niyo yung sa reserve one natin. Tumas siya, no? Kasi pinindot natin yung piston or inilubog natin. Pero yan, wala pang preno yan. Kasi, yan na. Ngayon, bombahin natin itong preno. Ito. Kasi na nyo yung mangyayari sa reservoir. Bababa yung brake fluid. Yun, hindi ako mapet. Bumaba siya, no? Kaya yan talaga yung palatandaan na pag naminipis na yung brake pads nyo. Ito yung basis natin. Yung level ng brake fluid. Itong sa likod natin, makapal pa. Taas pa nyo. Mataas siya sa lower level. Ito, pag nagpalit tayo ng bagong brake pads, tataas din yung level ng brake fluid nyan. So, hindi ganong labas yung piston. Kasi nga, pag manipis na, mas labas yung piston. Mas mababa yung brake fluid level. Malakas naman ang preno. Hindi ko nga siya may baon eh. Ganito lang eh. Discuss ko na lang sa inyo yung mga napag-usapan namin doon ni Christian tsaka ni Mark. Yung mga tips nila sa akin kung ano pa ang discarte nila pag ganun. Or kung ano yung ginagawa nila. Sa mga ganong cases. So yun nga, hindi raw nila ina-advise na mag-refill ka. Hindi naman daw yan mapapasukan ng bubbles kapag ka sobrang tarik. Kasi close naman daw yung cover yan. So, kumbaga sealed tight siya. So, hindi siya basta-basta mapapasukan ng hangin. Kasi nga, selyado eh. So, yun yung explanation nila doon. So, okay lang siya na ganyan. Tapos, kumbaga yan na rin yung indicator mo or yung sign mo kung manipis na yung brake pads mo. So, ang sabi nila is pag bumaba pa siya sa lower level, yan, may lower level yan eh. Pag mas mababa na doon, mas okay na palitan na yung brake pads. Tapos pwede mo rin naman kasing i-check eh. So, gaya nung ginawa ko kanina, chinek ko yung mismong condition ng pads talaga. So, para sa akin makapal pa siya, medyo malayo pa siya doon sa indicator. Medyo nag-aalangan lang talaga ako kasi nga gawa nito. Masyado mababa na or kapantay na. Pero nakalagay naman din sa manual na kapag below na doon sa lower level indicator dito, ayun na yung kailangan mo na ipacheck kung palitin na ba talaga yung brake pads. Tapos kaya hindi rin nila ina-advise na mag-refill ganyan. So yun nga, kapag magpalit ka ng bagong brake pads, posible na umapaw siya. So hindi rin kasi pwede na sobrang daming ilalagay dyan na wala ka ng space kasi masisira naman yung repair kit mo. O yun, binanggit din yun sa akin nila. O normal na daw sa mga ADV yun, usually P6, malakas daw talaga sa brake pads, either front or rear. Factor din yung kapag lagi kayo may angkas. So kailangan mas malakas yung brake pressure kasi dalawa kayo, mas mabigat kayo. Factor din yung laki nung disc ng ADV tsaka P6. Malaki yung disc nya na yun. Ikumpara mo sa beat at click na 190. Ito parang 220 yata itong size nito eh. Kaya malakas talaga siya sa makaubos ng brake pads. Normal lang yun. Tsaka napakalakas ng preno nito, ng ADV. Kung ikukumpara mo sa beat at click, yung front brakes, alakas ng front brakes nito. Kung wala itong ABS, maglalak to lagi. Kaya maganda na may ABS ito eh. Siguro, depende na sa paggamit nyo. Yan, depende sa paggamit talaga kung gaano kabilis mag-wear out yung brake pads. So mas maganda na lagay nyo siya i-check. Ang nakalagay naman doon is sa manual natin, every 6,000 yung inspection niya. Kaso ito nga, napansin ko na pababa na yung sa reservoir yung brake fluid level. So kaya naisip ako na i-check na rin. So yung presyo naman ng brake pads, yung front is 500 plus yung front. So parang same lang din siya ng presyo ng
Brake pads ng Beetat Click, ganun din ang presyo niya, nasa 500 plus. Yung likod nito ang mas mahal ang presyo. 1,200 plus ang presyo ng likod. So original 'yon from Honda talaga. Marami silang stock doon sa Guanson. Kung kailangan niyo magpalit, pwede kayong bumili doon. Meron din naman 'yan siya ano, Shopee. Sa 10X tsaka sa Bicol Speedtech, 'yun yung mga nakita ko na legit seller eh. Tapos yung JRL meron din. Siguro mga 5,000 kilometers bago ko magpalit nito, nitong brake pad sa harap natin. Or hintayin ko na bumaba yung ito, itong level nga ng reservoir dun sa pagkabilaw. Kapagkabilaw na siya dun sa level. Kasi sayang naman eh, makapal pa kasi siya. Ang hinahin nga, medyo makapal. Pwede pa naman daw talaga, makapal pa. Basta pag umabot na dun sa may wear indicator ng pads, so kailangan mo talaga i-check siya physically para makita mo kung manipis na ba talaga o kailangan ng palitan. So yung mga link na ginamit kong to, so ayun na rin sa description. Ayan yung mga torque key, tapos yung extension, yung T-wrench na ginamit ko dun eh. Tapos ayun na rin yung link nung brake pads pala. Dalawa yun eh, front and rear. So same din yung presyo na nakita ko online, 1,500, ganun din presyo. Sa 10X yata yung meron na nakita ko. Importante kasi talaga yung brakes natin, di pwede siyang basta pababayaan na lang. Kailangan lagi siyang na-maintainer na check para iwas sa berya. Mahirap mawala ng preno o magka-problema yung preno natin. Dito nga tapusin yung vlog at pabalik na ako nito. Maikot lang tayo dito para makapag-vlog pa tayo. No? Hindi against the light eh, pag dito eh. Against the light kasi dun.